Banggaan. Nakawan. Rambulan. At kidnapping. Lahat ng mga insidente niyan caught on CCTV camera, pero hindi agad na aksyonan. Kaya pinag-utos ng DILG sa lahat ng mga barangay officials 24-hour real-time CCTV monitoring. Kaya ka naglalagay ng CCTV for crime prevention, para maging deterrent yan sa mga kriminal na papasok sa barangay mo. Binisita namin ang ilang barangay sa Quezon City para kumustahin ang kanilang mga CCTV footage. Dito sa Barangay Masambong sa Quezon City, aabot sa 86 na CCTV cameras ang minomonitor ng apat na nagbabantay. Kada 6 hours, nagpapalit ang assigned barangay tanod para magmonitor. So yung alam namin ng mga walang tao doon sa bahay, natututukan namin ng CCTV yan. Kaya nagpapasalamat din naman sila sa barangay kahit paano nababantayan din man. Sa Barangay West Triangle naman, may 64 CCTV cameras. Doable naman daw ang pagmamonitor ng mga CCTV. Gayunman, may mga kalsada pa rin daw na kailangan pang lagyan. Malaking tulong daw talaga ang mga CCTV camera sa pagbabantay sa kanilang barangay. 100% mas marami kaming accomplishment kumpara sa una, na ang inaasahan lang namin sa gabi is mag-iikot lang, rorobing lang. Sa dalawang headquarters ng Barangay Sacred Heart, naabutan naming may nagmumonitor ng mga CCTV. Pero ang tanong, bakit may mga nakakalusot pa rin mga insidente? Sisimulan na rin ng DILG ang isang malawakang monitoring para alamin kung sumusunod ba ang mga barangay sa ipinatutupad nilang protocol kaugnay nga ng peace and order. At kasama nga dyan ang pag-i-inventory ng mga CCTV cameras. Kaya ngayon magpapa-inventory kami dito ng mga CCTV at titignan ko kung magkanong ginastos nila at yung mga sira na pinabayaan ni Kapitan, mananagot si Kapitan. Bukod sa CCTV camera, dapat din daw may mga radyo at cellphone sa barangay para makarating agad ang mga sumbong. Prevention is everyone's business, kaya kahit nakatutok ang CCTV sa ating mga dadaanan, doble ingat ang mas kailangan. I am Zay Mencinas and I stand for truth.